Magandang umaga, netizens. Ngayon po ay araw ng Martes, July 26, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po na minomonitor at nagpapaulan ang low pressure area sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, nanatili pa rin po na mababa ang chance nito na maging bagyo. Ngayon pa man, patuloy pa rin po tayo na magantabay ng iparating weather updates at sa mga updates po na ipapalabas ng PAGASA ukol po sa lagay ng ating panahon. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas ng malalakas na bagyo pagdating po ng Bermans ang ating bansa. Masasabayan din po ng La Nina phenomenon. Sa ngayon, wala po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating karagatan. Subalit, iba yung pag-iingat lamang po sa mga kababayan nating papalaot dahil po sa minsan ay maalo na karagatan, lalo na kapag may thunderstorms. Para sa lagay ng ating panahon, dahil sa low pressure area, makakaranas pa rin ng maulap na halangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Palawan, Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, apektado po ng mga localized thunderstorms. Kaya asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na halangitan with isolated rain showers or thunderstorms. Lalo na po yan sa dakong hapon at gabi. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at landslide. At ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.